Kamusta ka na? Oo, ikaw nga. Gusto ko lang ipaalam sa'yo ngayon na okay na ako. At muli kong natagpuan ang sarili ko. Ngayon ay natutunan ko na rin ang maging masaya at pahalagahan ang mga tao at bagay sa paligid ko. Hinubog na rin ako ng panahon ngayon at maraming natutunan. Ngayon ay ginagawa ko na rin yung huling sinabi mo na kailangan kong matutunan ang maging masaya kahit wala ka na. Gusto ko lang din magpasalamat sa'yo sa mga aral na natutunan ko. Dahil kung hindi nangyari yon, ay hindi ko matututunan pahalagahan ang sarili ko. Good morning sa inyo, mga men. Kumusta ang mga tulog nyo? Okay ba kayan? Sana ay na-enjoy nyo yung mga videong ginawa natin dito sa Nueva Vizcaya. Dito kami tumutuloy ni Kuya sa kubo na to. Napakasarap sa pakiramdam dito, men. Probinsyang probinsya. Na-enjoy ko yung pag-stay dito. Sa totoo lang, parang gusto ko na tumira dito sa Nueva Vizcaya. Para malapit rin tayo sa mga magandang spot na papasyalan natin. Bubuo tayo ng maraming alaala na pwede nating balikan pagdating ng panahon na hindi na natin kayang tumayo o umalis ng bahay. Lahat naman tayo ay darating sa punto na hindi na natin kakayanin ang mag-travel. Kasi marami na tayong nararamdaman. At least ngayon ay kaya pa natin. Kaya kung kayo ay may pagkakataon din, mag-travel din kayo. Gumawa kayo ng maraming alaala. Kasi iyon yung magiging kayamanan natin. Hindi pera ang tunay na kayamanan dito sa mundo, kundi yung mga masasayang alaala na magagawa mo dito. Linisin muna natin si Spike at madumi na siya. Let's go! Sobrang cool nung gamit natin dito, mamen, ano? Poso pa din. Nakakamiss yung buhay probinsya talaga. Tapos makagamit ka ulit ng poso. Talagang sarap sa pakiramdam. Masasabi kasi tayo nagsuswot ng nakaraan. Malapit na nating kunin si Daddy Spike. Dalawa na kaming maglilibot ng nakamotor dito sa Nueva Vizcaya. Hindi! Si Yomo Man ay hindi motovlogger! Si Yomo Man ay kalad ka rin kahit ano ay sinasakyan! You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, balikan tayong lugar
dito sa Quezon dahil nung nakaraan ay may nakita akong magandang spot dito. Campsite siya. At walang bahaya doon. Ngayon ay bibisitahin natin kasama ang aking kuya na si Boy P. Kasi ako niligo. Doon pa lang maliligo. Napakalamig kasi dito, man. Pero kahit naman di kami naliligo, minsan lang kami maligo, ay hindi naman kami bumabaho ng sobra-sobra dahil nga malamig ang klima. Ngayon ay samahan nyo kami dun sa pupuntahan namin. Pupuntahan natin! At syempre para mapasyal din kayo. Kaya tara na, huwag kayo aalis ha! Diyan lang kayo! Gusto mo ba kami? Let's go! Dito ako nagwa-banking. Ganda na kalsada? Maganda kalsada dito. Kaya hindi ka rin mag-aalangan na bumanking ng konti. Mga konting side ng tuhod lang naman. Konti lang pa. Ganun-ganun lang. Konti lang. Kami si bumanking bro. Dito masarap. Gusto mo pa kaya nila ako makita magpunok bro? Palagay ko. Pagka nagkaroon tayo ng dalawang motor kaya dito, i-try natin kuya. Ano? Mag-ride tayong dalawa. O sige. Tuturuan ka lang paano bubanking na sumasahin yung baba. Sige, ayan. May abangan kayo. Nagagawin namin dito sa Nueva Vizcaya. Magulat kayo. Huwag lang may overtake kayo mga men. Yun pala, nag-motor na pala si Boy P, no? Oo. Dahil sa mga hindi kasi nakakaalam dyan na mga mamen, eh ako kasi ay nanggaling sa dalawang magkasunod na aksidente. Baka akala din nila na yung dahilan ko lang din is puro man life na ako. Meron dahilan. Nagkaroon kasi ako ng trauma pagkatapos ng Pilipinas. Ilang araw lang yung pagitan, dalawang aksidente. Kaya ayun o, yung tama dito sa aking ni Cap ay matindi. Pero ngayon, medyo okay na. Nakakapagbalik ka tayo sa pag-motor. Sasabayan ka na. Oh, sige. Ayan. Ayan. Para hindi na ako magpalipad ng drone. Magaling ka na magpalipad ng drone eh. Kakapi-kapi na lang ulit ako sa'yo. Siyempre, si mentor ko si Kuya. Ito na aking droner ngayon. Oh, let's go na. Nandito na tayo ngayon sa ispot yung nakita ko nung nakaraan. At siyempre ay ipapasyal ko kayo dito. Kaso ay hindi natin maibababa si Watod ni Kuya dahil yung dinaanan natin nung nakaraan na tuyo ngayon ay basa na dahil nag-uulan dito nung nakaraan tapos humukay ng malalim, hindi kakayanin. Kaya maglakad na lang tayo. Baba na tayo dito at may dadaanan tayo na hanging bridge na kumukonekta dun sa kabila. Samahan niyo ako. Sana talaga na-enjoy niyo, men. Yung mga pinupuntahan natin dito. Hinahabol lang baka. Ay, kalabaw pala. Oh, ayan. Siguro tama naman ako sa kalabaw, no? Yung kalabaw ay kulay black. Baka mamaya mali na naman pala ako. Ayan, men, oh. Diba? Napakaganda. Tapos walang entrance dito, men. Bababa lang kayo dito sa spot na to. Tapos pwede na kayong maligo. Napapaligiran siya ng mga palayan. Ito siguro yung mga kinabubuhay ng mga lokal na nakatira dito. Let's go down, my man. Ikakanto mo lang yung paa mo sa mga nakausling bakal na to para hindi ka magdire-diretsong bumagsak. Dahil bakal siya at medyo madulas siya kapag basa. Kaya dahan-dahan lang tayo. Baka tayo ay maging alamat pag nabaldog tayo. Oh. Sarap. Alam mo yung amoy na ano, probinsya.
sobrang sarap sa pakiramdam, nakakaginhawa, nakaka-refresh, nakakabuhay ng pagkatao. Maraming ano, kumbaga pagka na langap mo yung ganitong hangin, walang usok, alam mo yun, kagaya sa ibang lugar. Dito pag nalanghap mo yung amoy ng hangin ay sariwang-sariwa talaga. Kaya gustong-gusto talaga namin na bumabalik dito sa Nueva Vizcaya dahil sobrang ganda. At nakakabuhay talaga ng pagkatao. Alam mo yun, yung kung may dinadala kang problema, kailangan mo rin pumunta sa ganitong lugar para, alam mo yun, ma-restike ka, ma-refresh yung utak mo, yung puso mo. Nakakaginhawa kasi yun, men. Kaya subukan nyo rin. Kami pagkakataon, ay subukan nyo. Dahil ako ay ito lang din ang naging gamot ko sa sarili ko. Dahil nung mga nakaraan ay may nangyari kay mami na hindi maganda. Pero sabi nga nila, kahit na may hindi magandang nangyari sa'yo, ay may susunod doon na mas magandang mangyayari sa buhay mo. Ang kailangan mo lang ay huwag sumuko, magpatuloy. Kasi tayo lang rin naman ang makakalutas ng problema na nangyari sa buhay natin. Na hindi naman din mangyayari yon kung hindi dahil sa mga maling desisyon natin sa buhay. Pero lahat naman tayo ay nagkakamali at lahat tayo ay pwedeng itama ang mga pagkakamali. Dahil nabubuhay tayo sa kasalukuyan ngayon at hindi sa nakaraan. Kaya lahat yan pwede natin itama, baguhin. At least yung mga mangyayari sa susunod ay alam na natin kung paano mag-ingat. Huwag mo ko habulin. Wag, makikidaan lang ako. Dito na nga tayo naman. Baka habulin tayo ni Blackie. Tara at libot na tayo dito para mapasyal na kayo ng tuluyan dito sa spot na pinuntahan natin. Uy, daming mga jobs ng mga kalabaw. Lakad-lakad tayo dito. Di ba? Ang sarap maglakad pag napapaligiran ka ng kabundukan. Kailangan nating talunin to. Let's go! Siguro ngayon ay naninibago kayo. Dahil ngayong araw ay gusto kong maging normal yung video na ginagawa natin. Na para bang nandito na rin kayo sa tabi ko. Habang naglalakad at habang pinagmamasdan ang magagandang tanawin at kabundukan dito sa Nueva Vizcaya. Dahil ang video na to ay para sa mga kaibigan natin na may pinagdaraanan ngayon na malubhang sakit. Malubhang sakit na pilit nilang nilalabanan para makasama pa nila ang mga mahal nila sa buhay. At ito lang ang tanging paraan sa ngayon na maitutulong ko sa kanila para mapagaan ang mga sakit na nararamdaman nila. Ang mailibot sila sa magagandang lugar na pinupuntahan natin. Alam kong makakayanan nyo yan, mamen. At naniniwala ako na lahat kayo ay gagaling. Basta manalig lang kayo sa itaas at lakasan pa ang loob para sa mga minamahal natin sa buhay. Alam kong malalampasan nyo ang pagsubok na yan. Basta wag lang kayong bibitaw. At ipangako nyo sa akin yan, ha? Sa ngayon ay hayaan nyo muna akong ilibot kayo habang nagpapagaling kayo. Dahil darating yung araw na kayo naman ang makakapunta sa mga lugar na ganito kaganda. At umaasa ako na isang araw ay magkikita-kita tayo at sabay-sabay nating pagmamasdan ang kagandahan ng ating mundo. Dahil alam ko yung iba sa inyo ay busy sa kani-kanilang trabaho, may responsibilidad sa bahay, kaya hindi rin basta-basta nakakaalis. Kaya ngayon mga men, ako muna ang bahala sa paglabas nyo ng bahay. Ako muna ang maglilibot sa inyo. Para ako na naginip, gano'n. Hindi ko rin kasi akalain na, ayun nga, makakapunta ako sa ganito. At masaya rin ako na maibahagi sa inyo yung mga karanasan kong nangyayari ngayon
yung mga karanasan na na-experience ko sa paglalakbay ko na to. Paglalakbay natin kasama kayo. Watch this, don't do.